Hindi pa rin matapos-tapos ang isyu at kabi-kabila pa rin ngayon ang komento ng mga netizen tungkol nga sa pagsumbong kay Idol Rafi Tulfo ng mga magulang ng estudyante na dinisiplina umano ng guro nito. Sa gitna ng mainit na diskusyon tungkol dito, nagsalita na ang abogado ng teacher na isinumbong sa programang Rafi Tulfo in Action. Ayon kay Attorney Joseph Noel Estrada, wala umano siyang nakitang pang-aabuso sa ginawa ng guro sa estudyante. "I do not see any abuse done by the teacher," saad ng abogado. Dagdag pa niya, ang pagdidisiplin ng ginawa raw ng guro ay ang nararapat lamang nakatumbas ng maling ginagawa ng bata. "The disciplinary action imposed by the teacher is the necessary consequence of the child's misconduct," paliwanag ni Attorney Estrada. Narito ang kanyang buong pahayag. "Kasama ko na po si Teacher Milita. Sasagutin po namin sa tamang forum kung meron pong complaints sa kanya. Pero sana po ay huwag pagpiestahan sa media ang video at ang interview niya sa isang TV program. Kawawa din ang mga anak niya na OFW na pati sa mga katrabaho nila, balitang-balita na ang nangyari sa ina at lubos silang nag-aalala. Una sa lahat, hindi niya alam na nakalive sa TV ang usapin nila ng host. It's unfair to her. This is violative of her right to due process. Pangalawa, ang CCTV recording ay hindi dapat ipinapakalat ng walang pahintulot ng mga tao na nakuhanan. Sino naglabas? Hindi lang po si teacher ang nasa CCTV recording. May mga minor de edad din sa video. The public school teacher deserves the right to be heard. Ang nakita lang natin ay ang video. Pero hindi po alam ng karamihan na kaya pinalabas ang bata sa classroom ay nakikipag-away din ito sa klase niya. Bukod pa sa hindi nito pagsauli ng card na paulit-ulit nang pinapaalala. May nakaraan ng insidente kasi na natapunan ng tubig ang card ng bata nang isauli ito. Kaya siguro ganun na lang ang kagustuhan ni teacher na maibalik na ito. Nagkaroon na ng pag-uusap sa harap ng principal ang lola at magulang ng bata at humingi na din ng paumanhin si teacher. Ngunit ang gusto nila ay mag-resign na si teacher at matanggalan ng lisensya. Kawawa naman, 29 years as a public school teacher. She does not deserve this public humiliation and ridicule or lose her job and license to teach. Tandaan po natin, our teachers are special parents of the students while they are in their supervision, instruction, or custody. A special parent, the teacher's authority includes the duty to discipline the students. I do not see any abuse done by the teacher. The disciplinary action imposed by the teacher is the necessary consequence of the child's misconduct. Paalaala din po sa mga magulang, our duties as a parent include coordinating and cooperating with the school in implementing school discipline. I also encourage everyone to make sure the personal details in photos or videos of minors involved are not shared or divulged. Maraming salamat po, Attorney Joseph Noel M. Estrada. Abogado ng gurong na Tulfo, the disciplinary action imposed is the necessary consequence.